handa po natin ang ating mga sarili. Tumayo na po tayong lahat. Santo. Amen. Ang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at ang biyaya ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Tayo inilika ng Ama sa kanyang pag-ibig. Pumarito sa ating mundo ang anak upang mabawi mula sa pagkakasala ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Ipinagpatuloy ng Espiritu Santo ang sinimulan ng anak sa kanyang simbahan at sa kasaysayan hanggang sa muling pagbabalik ni Hesukristo sa katakilaan. Sa mga pagkakataong nabigo tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mahalin ng ating kapwa, tingin natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, nag-uumapaw ang iyong habag at kabutihan para sa makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ang aming tagapagligtas kung saan sa pamamagitan nito ay makaharap namin ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, sa pamamagitan mo ipinagkaloob ng Ama ang Espiritu Santo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ibinagdiriwang, ipagkaloob mong aming may dangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, tumapyal si Moses ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moses at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moses. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maunawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Naniklungod si Moses at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samaan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Luklukan sa ibabaw ng mga kerubin. Nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyo maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng mapayapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta ka kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway, sumayin niyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tuwayo po tayong lahat. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga sinugo ng Diyos sa kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang dakilang kapistahan ng Banal na Santatlo, Santissima Trinidad o Holy Trinity, ang iisang Diyos na may tatlong persona. Bahagi yun na kung saan, noong nakaraang linggo ay ang kapistahan ng Pentecostes. Yung isa pang linggo ay ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Bahagi yun ngayon na kung saan ay pinaalalahanan tayo katulad po nang paanyaya na bago umakyat si Jesus sa langit ay ipinahayag niya ho sa atin noong nakalipas na pangalawang linggo na alin. Binyagan ninyo sila. No? Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. No? May tatlong pagkilos. Yung unang pagkilos si alin. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Ito yung uri ng Diyos
na katulad nga po ng ipinahayag ko ng dalawang linggo nang nakalilipas, ay ang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi pwedeng Ama lamang, hindi pwedeng Anak lamang, hindi pwedeng Espiritu Santo lamang. O, kulang lamang sa isa sa mga nabanggit. So, kinakailangan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. At bahagi po nito, ano ba ang kahalagahan ng tinatawag nating Blessed Trinity, no? Ang banal na Santatlo. No? Sabagat bahagi yun ang pagkilos na ipinamamaniko ng turo ng banal na Santatlo ay isa po maliwanag na pagtugon dito'y alin. Ito ay tumutugon sa usapin ng alin na pagkakaisa. Ano? Unity. Unity. Tama-tama rin po ngayong taon na ito, sa taon ng parokya, ang tawag na po natin, ang tema na ibinigay sa rito ay rin, Communion of Communities. Ano? Communion. Union of Communities. May iba't iba ho tayong komunidad. Yung komunidad na Adelina 1, Adelina 1B, Adelina 1A, no? Carmen Homes, Fiesta Homes, Holiday Homes, no? Mga komunidad, yung mga sityo kasama yan. No? Yan ang matatawag nating komunidad. Yun din pong mga ministry, no? Yung mga organisasyong pangsimbahan. May tutulong din po, may tuturing din po yung isang komunidad. No? Yung lay ministers of Holy Communion, lectors and commentators. No? Pero sa parokya, makikita natin na alin, hindi lang pagkilos ng isang grupo. No? Ito'y pagkilos ng maraming grupo. Kasama na dyan yung hindi kabilang sa anumang grupo. No? Kaya tawag natin ay communion of communities, no? Pagkakaisa ng mga komunidad. No? Ang tawag ko nga dyan ay samahan ng mga samahan. No? Pero paano ba magkaisa? No? Paano ba magkasama? May dalawa kong pagkilos na makita ko natin sa pagkinabi natin pagkakaisa. Ano yun? Ano itong dalawang ito? Una, unity in uniformity. Gusto natin lahat may uniform. Kung anong mayroon isa, mayroon ang lahat. Kapag wala yung isa, dapat wala ang lahat. Ano? Yan ang tinatawag nating unity in uniformity. Ano? Mas madaling makita ito kumisan. Ang kumisan, ito yung gusto ng tao. Ano? Isa lang. Isa lang ang forma. So, ang klaseng example nito ay alin? Ang communism. No? Unity in uniformity. No? Kinakailangan lahat pare-pareho. No? Walang mahirap. Kung lahat ay mahirap, lahat ay mahirap. No? Kung lahat ay mayaman, lahat ay mayaman. No? Kasi bakit? Uniform. No? Pero medyo mahirap ito, no? Sapagkat hindi tayo pare-pareho. No? At hindi tayo pwedeng pagpare-parehuin. No? Yung pangalawang pagpigtugon na ipinamamanik po ng Blessed Trinity, ng Holy Trinity, ay alin? Unity in diversity. No? Na kahit sa gitna ng marami nating pagkakaiba, pwede tayong magkaisa. No? Nang hindi sinisira ang individuality ng bawat
kasabi. No? Kaya kahit na wala tayong isang uniform, pero dapat may mga bagay na pwede tayong pagkaisahan. No? Na hindi sinisira ang iyong individuality. No? Kaya unity in uniformity. No? Mawawala yung inyong pagka-individual. No? Magiging kasama ka ng lahat. Sa unity in diversity, nandyan yung iyong pagkakaisa. Nandyan din yung iyong pagkakaiba. No? Kaya nga makita po natin, ang Ama ay hindi ang anak. At ang anak ay hindi ang Espiritu Santo. No? Pero ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Iisang Diyos na may tatlong persona. So bahagi o, magkakaiba, pero iisa. Pero ito yung nais nating makita sa pagkilos natin sa daigdig nito. Maging ito man ay ang pagkakaisa ng isang pamilya. Maging ito man ay pagkakaisa ng isang samahan. Maging ito man ay pagkakaisa ng ating bansa. No? Lalong-lalo na ngayon. Bukas, ipagdiriwang natin ang Independence Day. No? Ay isang tema na ay magkaisa. No? So, paano? Hayaan natin na gabayan tayo ng banal na siyang tatlo. Trinitarian din po yung nais nating tugunan sa hamon kung paano tayo maging kaisa katulad ng banal na siyang tatlo. Una, ay ang karunungan ng Ama. Pangalawa, ang kababaang loob ng anak. Pangatlo, ang pagpapasensya ng Espiritu Santo. Ano? The wisdom of the Father, the humility of the Son, and the patience of the Holy Spirit. No? Tatlong pagkilos na nawa ay makatulong sa atin kung para mapatatag ang ating pagkakaisa. No? Lalong-lalo na ang pagkakaisa natin sa ating Diyos na may tatlong persona. The wisdom of the Father. Ano nga ba yung karunungan ng Ama? Well, alam natin ang Diyos ang may alin. All-knowing, lahat ay alam niya. The past, the present, and the future. Kung ano pa yung mangyayari. So, lahat ay alam niya. Walang nalilihim para sa Kanya. Pero saan nakabase ang karunungan ng Ama? Ang higit ng karunungan ng Ama ay alin? The supremacy of love. Ang pangunguna ng pag-ibig. Yan ang dakilang karunungan ng Diyos. Nauuna ang pag-ibig. Hindi pwedeng walang pag-ibig. Kasi yun ang pinamaniko ng pagliligtas ng Diyos. Makita po natin sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo. Makita po natin kasi yung unang pagbasa, ito po yung sitwasyon na kung saan ay pangalawang pagkuha ni Moises ng dalawang tablets of the commandments. Nung Ten Commandments, kasi yung una na pagkuha ni Moises inabasag, gawa nung pag-alis ni Moises doon sa komunidad para kunin yung 10 utos ng Diyos, eh ano nangyari? Yung mga Israelita ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya dito, sa aklat ng Exodus, anong sabi ni Moises, ano? Ay sabi niya ay mahabagin at mapagmahal na Diyos. Kami ay nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan kahit sa gitna ng katigasan ng ulo ng iyong piniling bayan. So,
Maliwanag ko. So, ang ebanghelyo natin ngayon, makita po natin talin na yung famous John 3:16. No? Ano yun? Ay, ito pala yung karunungan ng Diyos. For God so loved the world. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa daigdig, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Yung karunungan ng Diyos, ginawa niya. At ano yung karunungan ng Diyos? Ang pagmamahal niya sa sangkatauhan. Bahagi rin po na kung saan ay makita ho natin sa ikalawang pagbasa, nasulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, anong sabi po ni San Pablo? Ano? Greet one another with the kiss of peace. Ang halit ng kapayapaan ay patiin ninyo ang bawat isa. So, bahagi ho, no? Alam po natin, yan ang karunungan ng Diyos. Pag-ibig. So, ano yung hamon ay pinapamanin ko sa atin ang pagmigapal, no? Sa pagkakaisa, marami tayong pwedeng pag-usapan. Pero kinakailangan rin, nakita mo natin na alin, kinakailangan yung common denomination natin, alin yung minamahal natin. No? Kasi kapag ang tao magkagalit, kahit anong noble na plano, hindi magkakaisa dyan. Gagawa ng dahilan yan. No? Kaya kinakailangan makita, alin dyan yung malapit sa puso. No? Nasaan dyan yung pag-ibig? Sa anumang pagkilos at sa anumang programa, may pag-ibig ba dyan? Yun ang kinakailangan natin itanong. Ano? Kasi, alam nyo kumisang, kapag gumagawa ng programa at proyekto, anong unang tinatanong? May pera ba dyan? Ano? Yun ang kalimitan tinatanong. Hindi. Sa karunungan ng Diyos, ang dapat itanong yalin, may pag-ibig ba dyan? Kung mayroon, then, pwede tayong magkaisa. Katulad ng pagkakaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kinakailangan palaging may pag-ibig. Po yung sinasabi kalimitan ni Pope Francis, the joy of the gospel. Na kung saan ay pinamanig niya at kanya po mismo isinulat sa isang libro, ano? Evangelium Gaudium. Ano? Bakit? Yun yung dala ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng pag-ibig. At yun ang magdudulot ng kaligayahan. At yun ang karunungan ng Diyos. Dapat palagi may kaakibat ng pag-ibig. Pangalawa, ang kababaan loob ng anak. Alam po natin na kung saan ay sabi nga natin ay ibinigay ng Ama si Jesus sa misteryo Pascual ay makita po natin nalin ang Diyos ay naging tao. Nagpakababa para alin, makaisa tayo. No? Makaisa tayo. Gusto natin ang pagkakaisa? Kailangan natin ng kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Kasi kapag walang kababaan ng kalooban, ano lang ang makikita mo? Ako lang ang maganda. No? Ako lang ang magaling. No? Wala akong mahihita sa iyo. Dahil sa wala akong mahita sa iyo, bakit ba tayo magkakaisa? No? There is no point of unity. Kung ikaw ay bulok at ako lamang ang maganda, no? Wala akong dahilan para makipag-isa sa iyo. No? Kasi bakit? Useless. Wala na akong makukuha sa iyo eh. Or let us be more altruistic. Wala akong maibibigay sa iyo. No? At wala ka rin maibibigay sa akin. No? At hindi nyo marating ang kabagalan. Walang kababaan ng kalooban. Kaya po napakaganda, no?
Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. At saan niya ipinagkaloob yun? Ang Diyos na naging tao. Ano? Ang Diyos na naging tao. Ang Diyos na bumaba mula sa langit at makiisa sa tao. Bakit? Kasi gusto niyang maipakita sa atin alin. There is goodness in human nature. Magaling na ang Diyos, kasi Diyos siya eh. He is everything. Pero bakit siya naging tao? Ah, may galing din na makikita sa tao. No? Na dapat makita nating mga tao. At para makita mo yan, we need humility. Ang ating patron, si San Martin de Porres, ay isa po sa mga halimbawa ng kababaan ng kalooban. Alin? Ay pinakita niya nga na alin, ang kabanalan pala ay pwedeng marating kapag nagwawalis ka lang ng simbahan. Ano? Pwedeng makamit. Kahit na magwawalis ka lang ng simbahan, pwede ka palang maging banal. Kasi yun ang ginawa ni San Martin de Porres. Yan yung kanyang kababahan ng kalooban na ipinamamanig sa atin. Pwede kang maging banal, magwalis ka lang ng simbahan. Kasi yun ang bahagi yun. Mag-alaga ka lang sa mga may sakit. Tumulong ka sa mga duka. Pero bahagi yun. Kumisan po yung pag-alaga sa mga may sakit, may yung pagtulong sa mga duka, medyo heavy na huyang patuloy. Pero simple lang, ano? Magpalis ka lang ng simbahan. Ano? Kahapon ay pinag-usapan ng PBC ko para palaging malinis ang simbahan. Ay, isa po yun, ano? Na pwede kang maging banal. Maglinis ka lang ng simbahan. Ano? So isang bahagi yun na kung saan ay pinapamanig sa'yo. At saan yun? Makakamit. Makatulad tayo sa kababaan ng kalooban ng anak. Gusto natin ng mas matibay na pagkakaisa, kinakailangan nating makita ang mga bagay na may pusong puno ng kababaan ng kalooban. At idulog natin sa harapan ng puong may kabal. Na doon lamang natin makakamit ang tunay na pagkakaisa, nakalapat sa lupa ang ating mga pagkilos. At doon natin makita na kinakailangan nating magkaisa. Kasi hindi pwedeng ako lang. Hindi pwedeng ikaw lang. May makikita ko na may mga bagay na pwede tayong magtulungan upang lalo tating may palakas ang ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Pangatlo, ay ang pagpapasensya ng Espiritu Santo. No? Sabi ko rin po noong dalawang linggo na nakalipas sa pag-akyat ni Jesus sa langit, sabi ko nga po ay sa turo na gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Yung pangatlo, ano sabi ko? Alalahanin ninyo na ako'y palaging suma sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Ibinigay niya ang Espiritu Santo para samahan tayo hanggang sa wakas ng panahon. Pagkapasensya. Hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon. Medyo mabigat, ano? Hanggang sa wakas ng panahon. Bago dumating si Jesus, ang Diyos ay nagpasensya na sa mga Israelita for 3,000 years. Ano? Pagdating ni Jesus, ang Diyos ay hanggang magpapasensya sa atin for almost 2,000 years. Ang makita po natin alin, pinadala niya pa ang Espiritu Santo. Nalin, samahan tayo hanggang sa wakas ng panahon.
Alam nyo, ang modernong kapanahunan ngayon, ay ang kapanahunan na alin, na pwede mong gawin ang isang bagay, pipindutin mo lang. Ano? Pipindutin mo lang. O-order ka halimbawa. Ano? O-order ka ngayon, pwede hindi ka na pwede, hindi ka na pwedeng, pwede ka nang hindi pumunta sa mall. Ano? Pwede mo nang umorder online. Dadali na sa iyo yung iyong in-order. Ano lang gagamitin mo? Daliri lang. No? So, we could create and we could destroy through our fingertips. Isang pindot lang. Pwede tayong manira at pwede tayong bumuo. Eh, napakabilis na yung panahon na ito. No? Everything pwedeng gamitin sa pamagitan ng instant. Eh, kumisan ay nawawala. Nawawala na ang pagpapasensya. Ano? Nawawala na yung pagpapasensya. Kinakailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo. At kinakunais natin magkaroon ng pagkakaisa, kailangan natin ng pasensya. No? Kaya buong kumisa, makita mo natin ngayon sa mundong ito, ano? Sabi, hindi na magbabago yan. Magpapatayin na lang yan. Ano? Yun ang gusto ngayon ng tao. Hindi, ano? Magbabago yan. And it takes time. Makita ko natin, kinakailangan natin na makita na mayroong panahon na kinakailangan ilaan para sa bagay na yan. At anong kailangan natin? Ang magpasensya. Kasi bakit? Ang Diyos ay matagal nang nagpapasensya sa atin. Sabi nga, paano ba ang gagawin natin para makapagpasensya? No? Alam nyo, yung isang magandang paraan, yung mga bata ngayon, may tinatawag silang mga fidget, no? Yun yung mga laruan, yung spinner, halimbawa, no? Sa mga bata yun. No? Pero, meron ako isang pamaraan para makapagpasensya tayo. Ano yun? Yung simple na inhale at exhale. No? So, naiinip kayo, no? O di kaya ay gusto nyo madaliin, ano, isang pagpapasensya, you simply inhale. And then you exhale. Yun lang, ulit-ulitin lang ninyo. No? Inhale, exhale. No? Inhale, exhale. Na, yan po ay, kung tawagin natin, yan po ay technique. Yan ay bahagi. Ano kasi bakit? Ng Espiritu Santo, ano? Ruwa, breath, spirit, inhale, exhale. That is the work of the Holy Spirit. Iyan po isa sa mga pamamaraan. Marami pa kung siguro ang ibang pamamaraan. Pero yan po ay basic para tayo ay makita po natin ang pagpapasensya na talagang pinanahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ano? Pero yun, ano? Kinakailangan natin ngayong panahon na ito, yun, magpasensya. Ano? Kinakailangan nating habangan yung ating pasensya. Kung hindi, kaya anong kalimitan na yung problema ng tao, ano? Ay, nasabihin ng doktor, eh, tensyonado kayo. Ano? Marami kayong tensyon. Ano? Marami kayong dala-dala sa inyong buhay, sa ecological baggage, ano? Kasi bakit? Ay, gusto natin kagad madaliin, ano? No. We need patience. Ano? Kaya marami ngayon nagkakasakit. We lost the sense of patience. Ano? We lost the guidance of the Holy Spirit. Hilingin natin sa Espiritu Santo na matuto tayong
magpasensya. Ano? Kaya alam niyo kumisa, kaya kung mapapansin po natin, bakit tayo nagkakasakit? Kasi bakit? Kasi it is one time of God telling our body, isinasabi ng Diyos sa pamagitan ng ating katawan natin, you stop. Kasi bakit? Pagod ka na eh. Ano? Kaya ka nagkakasakit. Ano? Minamadali mo. Ano? Hinakailangan mo rin magpahinga. Ano? Hinakailangan mo ng rest. Hinakailangan mo ng time of pagtigil. So kaya po, bahagi yun na kung saan ay napakahalaga po na magkaroon din tayo ng mahabang pagpapasensya. So ito pong tatlong ito. Ang iniwala ko po sa inyo kapag pinag-usapan natin ang pagkakaisa sa banal na Santatlo. Makita natin ang karunungan ng Ama na walang iba kundi sa na lahat ay dapat may pag-ibig. Ang kababang loob ng anak na makita natin alin na kailangan natin ang isa at makikita lamang natin yung saan sa kababaan ng kalooban. Pangatlo, ang pagpapasensya na dulot ng Espiritu Santo na ang Diyos sa gitna ng ating pagiging makasalanan, sa gitna ng marami nating pagkukulang, ay handang magpasensya sapagkat nagnanais na kung saan makamit natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan hanggang sa panahon ng walang katapusan.